Dumako tayo sa ating baliktanaw, mga bata. Anim na sangkap ng skills-related fitness. Una, ang agility o ang liksi. Ikalawa, ang balance o balanse. Ikatlo, coordination o koordinasyon. Ikaapat, ang power. Ikalima, ang speed o bilis. At ikaanim, ang reaction time. Ang physical activity pyramid guide. Ito ay nahati sa apat na level. Una, isang beses, panonood ng TV, paglalaro ng computer, pag-upo ng matagal, at paghiga ng matagal. Kalawang level, 2-3 beses sa isang linggo, pag-tumbling, pag-akyat sa puno, pagbahay-bahayan, push-up, pull-up, pagsasayaw ng modern, dance o ballroom. Ikatlong level naman ay 3-5 beses sa isang linggo. Pag-rollerblades, pagbibisikleta, pagtakbo, paglangoy, paglalaro ng basketball, volleyball, kickball at iba pa. At ang ika-apat na level ay ang araw-araw. Paglalaro ng sa labas ng bahay, pagtulong sa gawaing bahay, paglalakad, pagpapaligo ng alagang aso, pamumulot ng mga nakakalat na laruan, pagpapakain ng mga alagang hayop. Dumako tayo sa ating layunin. Una, execute the different skills involved in the game. Assesses regularly participation in physical activities based on the Philippines Physical Activity Pyramid. And observe safety precautions in playing in invasion game. Paunang pagsubok, tukuyin ang laro na nasa larawan kung ito ay isang uri ng invasion game. Ayan, patintero. Tama. Ang soccer. Tama. Tumbang preso. Hindi. Ang tumbang preso ay isang uri ng target game. Agawan base. Tama. Ang invasion game ay uri ng laro na ang layunin ay lusubin o pasukin ang kalaban ang iyong teritoryo. Nininilang ng tatag at lakas ng kalamnan, bilis at liksi ng katawan. Isa sa halimbawa ng invasion game ay ang agawan base. Nasubukan niyo na ba na maglaro ng agawan base? Paano ba ito lalaruin? Anong kakayahan ang
malilinang sa paglalaro nito. Pinapalakas ng larong ito ang ating pakiramdam sa mga kilos ng ating kalaban sa laro. Pinapalakas din ito ang kagalingan ng pagtakbo at pag-iwas sa kalaban. Kailangan ding maging madiskarte ang batang aagaw sa base o base ng kalaban. Ang paglalaro nito ay kailangan lusubin ang teritoryo ng kalaban sa pamamagitan ng pagtaya. Nagpapalakas ng stamina at kalamnan ang paglalaro ng invasion games o agawan base. Ang itinakdang magbabantay sa base ay hindi na aalis upang hindi makuha ng kalaban ng kanilang base. Agility o liksi, bilis at koordinasyon ay kailangan upang makapaglaro ng mahusay. Ang larong lawin at sisiw ay isa ring laro na tumutulong sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagiging mabilis at maliksi. Nagagamit din dito ang lakas at tatag ng kalamnan. Tinatawag din ang larong ito na Touch the Dragon's Tail. Hablutin mo ang buntot ko at iba pa. Sa paglalaro nito, kailangan maging malisto at maliksi upang maagaw ang panyo. Kailangan ng mga sisiw ang proteksyon katulad ng isang manlalaro. Layunin ng inahin na iiwas ang kanyang mga sisiw. Ang larong ito ay kabilang sa invasion games. Ang larong ito ay kabilang sa invasion games na ang layunin ay lusubin ang teritoryo ng kalaban o makuha ang isang bagay mula sa kanila. Kaya nyo din bang laruin ang larong lawin at sisiw? Halina at subukan. Ayan mga bata, naway marami kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito patungkol sa invasion game o agawan base, at naway magawa ninyo ang ating performance task number 1. Hanggang sa muli, paalam!